At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Fake News sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Nandito na ako sa bahay, pero wala pang bangkay ni Kuya. Aling kunyan! Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano pang pag-uusapan natin? Bakit mo sinabi sa mga chismoso sa harap ng tindahan ni Kagawad Angheleng? Nakabit daw ako ni Vice Mayor, ha? Eh bakit? Hindi ba totoo na may relasyon kayo ng Kuya? Kaya yan, minala siya tuloy. Dahil malas ka, Veronica, malas ka! Ano? Talagang bastos kang matanda ka? Kung hindi ka lang matanda, sinampal na kita! Ah, sige! Sampalin mo ako, Veronica! Sampalin mo ako! Hey! Ako na lang ang sasampal sa'yo, punyag! Aray ka! Karyang, bakit mo ako sinampal? Magpasalamat ka dahil sampal lang yan at hindi kita binugbog! Kundi, mapapatay kitang pangit kang animal kang punyang ka dahil sobra ka na! Sige! Patayin mo na ako kung kaya mo! Patayin mo na ako! Gusto mo talagang mamatay, ha? Sandali lang, ha? Papatayin kita! Papatayin kita! Ay, Jarwina, bigyan mo nga ako ng serbisya. Apat kagad. Ha? Aling punyang? Mukhang dinibdib niyo ang pagkamatay ni Kinilagaton. Ay, masakit para sa akin ang pagkamatay ni Kuya. Pero may iba pa akong problema na mas masakit pa sa nabatayan. Ha? Oh, ano yun, aling punyang? Ngayon wala na si Kuya. Sulong-sulo na ni Karyong ang Veronica na yun. Ha? Ay naku, sandali lang aling punyang at hindi ko po kayo naiintindihan. Anong sulong-sulo? Ni Kapitan si Veronica? Pakipaliwanag nga. Ay buhay pa si Kuya. Oh. Ay kumakaringking na ang Veronica na yun kay Karyong. Hindi ka ba nagtataka? Ang dami ng maraming pwedeng ipalit dyan kay Kulasa. Oh. Pero si Veronica ang ginawang sekretarya. Pagkatapos, ay lagi ko silang nahuhuli na magkakbay. Ano? Nasasaktan ako, Darwina. Pagkatapos, nabatay si Kuya. Sulong-sulo nilang nila. Magkakaroon sila ng libreng pagkakataon para magmutel. Ay, kaya Darwina, bigyan mo na ako ng serbisya. Dahil gusto kong maludo siya, anak. At para gusto ko na rin magpakamatay! Aling punya! Veronica? Talaga bang hindi mo makontak ang cellphone ni Vice Mayor Agaton? Hindi na, Pining. Kahapon ko pa kinukontak pero unattended. Kailangan dumating na ang bangkay niya para mapaglamayan na naman bago ilibing. Ang inaalala ko baka na-cremate nang darating. Ako, kawawa naman siya. Hindi ko yata kayang tanggapin na wala na siya, Pining. Tama na yan, Veronica. Kaya mo yan. Kahit wala na si Vice Mayor, nandiyan pa naman si Kapitan. Ha? Huwag mong sabihin, pati ikaw eh. Naniniwalang nakipagrelasyon din ako kay Kapitan. Ha? Kuan? Pinay, binabalaan kita.
Ayaw kong ganyang biro. Baka may maritis na makarinig. Akalain nila natutuwa ang sinabi mo. Ha? Ah, sorry, Veronica. Akala tama na! Basta, ayaw ko nang ulitin mong sabihin yon. Kundi, kakalimutan na kitang matalik kong kaibigan. Ah, Veronica! Jay, ano sa tingin mo? Maganda ba ang damit na ito? Huh? Oo, Lola Insiang. Maganda yan. Bakit nyo inilabas yan, Lola? Eh, Bunjay. Naiwan ni Ate Pilang ito. Sa akin na lang ito. Isusuot ko mamaya. Isusuot mo yan mamaya, Lola? Bakit? Saan ka pupunta? Hey, may sasabihin sana ako sa'yo, Bunjeng. Oh. At sana, huwag mo akong tawanan, ha? Ha? Ano yun? May problema ka ba, Lola? Eh, alam mo, bago umalis si Kagawad Gusingi, kinausap niya ako. Ha? Anong sinabi sa'yo ni Kagawad Gusting? Eh, sabi sa akin eh, matagal raw na iniwan ni Ate Pilang. At wala silang anak dahil matanda na rin sila. Ha? Ano ngayon kung wala silang anak, Lola? Eh, Bunjay. Wow. Sabi sa akin eh, dadalawin daw ako ngayon. Eh, baka mamaya eh, nandito na siya. Ha? Lola Insiang, ang ibig niyong sabihin ni magpapaligaw kayo sa kanya? Eh, bakit? Pagbabawalan mo ba ako? Eh, masama ba na ligawan niya ako? Dalaga naman ako ah. Eh, masama ba? Ha? Hindi naman, pero siguraduhin niyong hindi kayo masasaktan kapag tinanggap niyong kanyang pagmamahal, Lola. Ha? Eh, kung ganon, pwedeng-pwede na makipagkwentuhan ako kay Kagawad Gusteng. Ha? Anong makipagkwento na sinasabi niyo, Lola? Makipagligawan. Eh, maraming maraming salamat sa iyo, ha. Akala ko, eh, pipintasan mo ako, eh. Eh, salamat, Bunjing, ha. Salamat. Ang minuto na lang idadalaw sa akin si Kagawad Gusteng. Kapag nagtapa siya sa akin, hindi ko na siya papahirapan pa. Sasagutin ko na siya kaagad. Ang saya-saya mo pala kausap, Tintin. Enjoy talaga ako. Masaya ka rin kausap, Kagawad. Sarap kausap talaga. Ay, teka. Parang boses ni Kagawad Gusting yun na naririnig ko. Parang nandyan siya sa bahay nila Pinay. Dito muna ako. Pakikinggan ko ang pag-uusap nila. Parang si Tintin. Nahipag ni Pining ang kausap ni Kagawad Gusting. Alam mo Tintin. Matagal na akong balo. Ha? At kung mamarapatin mo sana eh, gusto ko rin mag-asawa. At kung gusto mo, magpakasal na tayo sa larang madaling parahon. Si Kagawad Gusteng, nagtapat siya kay Tintin. Hindi! Ang
Pangalawang gabi na ito eh. Bakit hindi pa dumarating ang mangka ni Vice Mayor hanggang ngayon? Eh, yan din ang pinagtatsakahan ko eh. Wala man lang akong makontak na punerarya kung sino man ang kumuha sa bangkay niya. Eh, bakit wala bang kwan? Ipinos sa social media kung anong punerarya ang kumuha sa bangkay ni Vice Mayor? Eh, wala namang ipinos eh. Pero maghihintay lang tayo. Ha? Naka, ang dami ko ng problema. Paano ko kaya mariresolve ang lahat ng mga ito? Sana, hindi na madagdagan pa. Kundi, baka ikamatay ko na. Ayaw ka mag-alala ka. Ha? Hindi ka namin pababayaan nila Ambreng at Pasing. Hindi ba, Ambreng, Pasing? Ay, ukap. 24 oras kaming nakahandang tumulong sa'yo kahit bagyo, baha, ulindol. 28 tama na, Ambreng! Yan na naman kayong paulit-ulit ang pinagsasabi ninyo. Buti pa, magbantay kayo muna dito at iidlip lang agaw. Ay, sige, Kap. Matulog ka lang. Babantayan ka namin 24 oras. Ay! Sinong sika dyan? Lumabas at magbantayan sa'yo! Alikay dito! Siyaling ko na! Lumabas! Lumabas! Samurai! Samurai! Binito! Pasing Ambreng! Ano yan? Ano yan? Naku! Si Siyaling Punyang! Naghuhurumitado! May dalang! Kita! Ano? Dinikado ka! Pigilan niyo ako, Binito! Ambreng! Pasing! Pigilan niyo ako! Mapapatay ko na ang pangit na punyang na yan! Mapapatay ko na! Ipapakulam ko siya. Wala pa ba si Kagawa, Gustay? Eh, Bujay, hindi na siya darating. Hindi na darating ang manlulokong lalaking yon. Ha? Teka, bakit niyo sinabing manluloko si Kagawa, Gustay? Anong ginawa niya sa'yo? Oh, may kumakatok, Lola. Ako na lang ang magbubukas ng pinto. Ay, ako na lang, Bunjay. Siguradong si Kagawan gusto niyan. Sige. Magandang gabi sa'yo. Ha? Darling Minsiang, rosas at tsokolate para sa'yo. Eh, tsokolate ang mukha mo, ha? Aray. Bakit mo ako silang palinsyang, darling? Ha? Anong kasalanan ko sa'yo, Hariko? Eh, manluloko ka! Akala ko, totoo ang sinasabi mong pag-ibig sa akin. Sabi mo, matagal ka nang hindi umiibig. Eh, tapos, nang makita mo ako, ay makaramdam ka ng pagtingin sa akin. Eh, yun pala, hindi totoo. Ha? Ay, hindi ko naintindihan ang sinasabi mo, Insiang, darling ko. Eh, sinungaling ka! Hindi mo ba alam na ang sinungaling ay pinsan ng magnanakaw? Ha? Ay, gusto mo bang nakawin ang aking puso? Kaya lumayas ka na! Layas! Insiang, my darling, talagang hindi ko naintindihan. Linawin mo sana ang sinasabi mo. Ay, manlala ka! Akala mo ba, hindi ko alam na galing ka kay Tinten? At narinig ko ang lahat ng usapan ninyo! Nako, patay! Rodolfo!
May bago na namang pinost sa social media tungkol kay Vice Mayor. Ano naman ang ipinost nila, Veronica? Sabi sa post nila, kinuha daw ng dating kabit niya ang bangkay niya. At doon daw nilalamayan sa probinsya nila, doon sa Butulan City. Kaya wala tayong nahintay na bangkay niya. Rosa, paano na ito? Anong gagawin natin? Kailangan makuha natin ang bangkay ni Vice Mayor Agaton. Eh, alam na ba nila ang kapitan at anong punyang yan? Hindi ko alam eh. Eh, kailangan ipaalam natin sa kanila. Para maiwi ang bangkay ni Vice Mayor Agaton dito. Bakit nangyari ito kay Vice Mayor? Bakit, Rudolph? Sana ikaw na lang ang namatay. Veronica naman. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sige na, pumilos ka na. Kailangan mabawi natin ang bangkay ni Vice Mayor sa dating kabit niya. Kaya sige na, pumilos ka na, Rudolph. Alingin siyang, bay, umagang-umaga eh, ganyan ang mukha mo. Ano bang problema mo, ha? Eh, yung kaibigan mo kasi, kagawan. Ah. Ay, nako, manluloko pala. Ha? Eh, sinong kaibigan kung sinasabi mo na manluloko? Eh, sino pa? Eh, di si Kagawan Gusteng. Buisit ang lalaking yan. Bakit? Ano bang ginawa ni Kagawad Gusteng sayaw? Eh, sabi niya, dadalawin ako kagabi. Eh, kaya naghanda ko. Eh, kaya lang, kitang-kita ko siya na dinalaw niya si Tintin na hipag ni Pinek. At narinig ko ang usapan nila. Ha? Ay, ang ibig mong sabihin eh, hindi ka dinalaw kagabi ni Kagawad Gusteng? Eh, dumalaw siya kagawa. Oh, yun naman pala eh. Pero sinampal ko siya. Ha? Dahil dalawa kami palang nililigawan niya. Eh, kaya ayaw ko na siyang makita. Baka matadyakan ko pa ang kaibigan mo, kagawad. Ay, nako. Mali naman ang kaibigan ko dyan sa ginawa niya sa'yo. Alingin ay, siya. Ay, oo, kagawad. Salawahan siya. Kaya ayoko nang umibig ulit. Eh, dahil paglabing tatlong beses na akong niloloko ng lalaki. Akala ko, siya na ang lalaki para sa akin. Yun pala, hindi. Eh, dahil salawahan din, katulad ng mga lalaking naligaw sa akin. Kapag makita ko siya kagawad, ay nako, mapapatay ko siya. Alin siya? Balisang, may balisong ka pala. Ay, oo, kagawad. Kaya pagsabihan mo ang kaibigan mo na huwag muna siyang magpapakita sa akin dahil baka maitara ko sa dibdib niya ang balisong na ito. Ay, Benita, Ambreng Paseng. Bigyan niyo ng kape ang mga nakikiramay, nakikilamay. Ayo, Kap. Ambreng, Paseng, hali kayo. Bigyan uli natin ng kape ang mga nakikipaglamay para hindi sila makatulog. Ay, ito sige. Na. Hali na kayo. Bilisan niyo para hindi sila antukin. Kap. Naglalamay na tayo pero wala pang bangkay dito ah. Eh, oo, Rudolph.
Sinunod ko lang ang hiling ni Veronica. Nalamayan na kahit wala pa rito ang bangkay ni Bayaw. Rudo, may dumating na sasakyan. Baka, kwan, baka mga makikiram, mga yan, mga politiko siguro yan. Ay, bumulta! Bumulta pa! Bumulta! Rudo, anong nangyari? Bakit nagtagbuhan ng mga nakikiramay? Kap? Multo, kap? Multo! Kayang multo ang nakita nila. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Fake News sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!